So kahapon, di ba, may proclamation na tayo, President and Vice President. So mamayang hapon, hopefully, ay sabi sa amin ng reporter namin, si RG Cruz, 4 p.m. So wala naman ho bang nakikita kayong mga, let's say, pangamba kasi meron ng ano eh, di ba, listahan ng mga nanalo ng mga party list? Oo. Yes, Danny, in-announce na nga kahapon ng COMELEC that 55 party list groups will be proclaimed mayang hapon. No? At dito sa 55 na ito, kasama yung ating tatlong kasamahan sa Makabayan Block, yung Kabataan Party List na kumuha ng more than 500,000 votes this election, at ang Gabriela Women's Party at ang UP Teachers Party List. No? Unfortunately, for the 19th Congress, Rica and Danny, ang bayan muna for the first time after 20 years ay hindi makakapasok, no? Dahil kinapos kami ng boto this election. But despite that, kami pa rin ay nagpupunyagi at nagpapasalamat sa ating mga mamamayan na sinuportahan pa rin yung bayan muna at lalo higit yung ating tatlong mga kasamahan na babalik at makakapasok pa rin sa 19th Congress, Danny. So balik kong hanggang ano ka na lang, next week, Wednesday, sa last day ng session, ha? Kasi isa ka pala dun sa mga outgoing, no? Tama? Oo. Yes, Danny, no? Gagraduate, so to speak, ang na ako ngayong Wednesday. Magkakaroon ng programa sa Kongreso, no? At hanggang officially hanggang noon of June 30 ang ating termino. At tayo ay nagpapasalamat sa pribilehiyo at pagkakataong ito na ibinigay sa akin ng mamamayan at ng aming partido bayan muna na makapaglingkod ng tatlong termino sa Kongreso. Matagal-tagal pero din. Teka, nabanggit mo kasi kanina yung Gabriela tsaka yung kabataan, yes. 'Di ba? Meron yatang pending cases sa kanila na baka hindi raw ma-proclaim this afternoon. Nabalita mo 'yon, no? Dahil ito nga yung in connection itong yung NTFL-CAC, 'di ba? Merong inililink sila sa communist movement. Partner. So, ano ho ba ang balita ninyo? Kasi kayo dun yung sahanay ninyo yan eh. Oo. Yes, Danny and Rica. Meron nga pending disqualification cases, no, na inihain itong red tagging task force, no, na itong NTFL-CAC against Gabriela and kabataan, no. Pending pa ito. Ang sa katunayan na sa ang umuusad lang na kaso diyan ay yung sa Gabriela, no, nakapagpresenta na sila ng mga ebidensya na wala namang napatunayan pa. At yung sa kabataan hanggang ngayon ay hindi pa nakapagpresenta ng ebidensya itong NTFL-CAC, no. Pero alam po, Danny and Rica, nung mga nakaraang mga panahon na rin, no, kahit na ang bayan muna ay sinampahan ng disqualification case, pero hindi ito naging hadlang para maiproklama ang bayan muna na nanalo sa eleksyon. No? Dahil kung ganun yung magiging patakaran, eh di sampahan na lang ng kaso lahat. Nung mga tumatakbong party list at habang pending yan, ay walang maproklamang nananalong mga party list groups. No? So, kahapon ay dapat paniniigan ng COMELEC na inannounce nito na 55 kasama na yung tatlong kasamahan natin at yung Gabriela at anak kabataan ang ipoproklama ngayong hapon, no? Dahil magtutuloy naman yung kaso na yan, no? But it will not dapat hindi it will not prevent their proclamation. You mean? Pero Congressman, alas 4 mamayang hapon ang proklamasyon, yung program natin. Anong oras po natin malalaman kung maisasama sila sa magiging proclamation program? Confirm na ba kasama sila? Rica, parang from the advisory of the COMELEC, no? Na nabasa ko rin, ay napasama na yung ating sa 55. Kasamahan, no? So 55, kasama sila doon sa 55 na ipoproklamang nanalo ng mga party list groups this past May 9 election, Rica. At sir, etong 55 na party list natin, tig ilan yung mga uupo na representative? Yeah. Sa pagkakaalam ko, isa lang ang makakapagpaupo ng tatlong pinatawan, yung number one, yung ACCIS. Mm-hmm. At yung mga sumunod, meron atang 5 or 6 na merong dalawang kinatawan dahil nakakuha sila ng 2% and above of the total party list votes. At karamihan dyan ay tig isa na lamang ng mga kinatawan, no, hanggang sa yung labing pinakahuli ata na pumasok after the special elections sa Lanao del Sur noong 24 ay yung Alona party list, no. So yan yung mangyayari diyan, Rica.